Hello guys, good evening and welcome to my channel. Ito guys, ang panawagan sa OFW na sana si Idol Rapid Tulpo ang maging labor sa mga OFW. Hello, magandang araw po or anong oras man po ngayon sa Pilipinas. Si Rapi, kami po ay namingi ng tulong po sa inyo na sigaw ng mga ka-OFW na sana ikaw po ang aming hinihiling na aming sumbungan sa aming mga problema dito sa bansang Saudi Arabia. Lalong-lalo na ngayon po, ang pinakamadaming inaapi ay ang bansang Saudi Arabia po. Meron po dito mga sumbong, Sir Rapi Tulpo, na mga kadama na humingi sila ng tulong doon sa government staff po. Siya po ay pinagmumura lamang po ng staff ng iyon. At hindi lang po, pagmumura, binabastos pa siya, sinasabihan pa siyang kadama ka lang, huwag mo akong kulitin. Ganun na ba talaga, sir? Hinihiling po namin, sir, na ikaw lang po ang aming hinihiling na sana lahat ng aming mga problema masolusyonan. Yung mga problema ng mga kadama, yung humingi ng tulong. Nung nakaraan lang po, sir, na may kinukulong dito, naligtas siya, na-rescue. Hindi po yan galing sa government o ligtas ng government, kung hindi tulong po yan sa isang kadama ding hamak na katulad namin. Ang pinalabas nila po, sir, ay sila po'y nagliligtas. Anong akala nila? Yung sumisikat sila? Dapat alisin po sila, sir. Ikaw po ang karapat-dapat para sa aming mga kababayan nga OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon, meron na naman pong bagong kinulong. Maraming mga sumbong, sir. Nung ako rin, nung una po, nung minaltrato akong last 2018, nang tumawag ako, ilang beses hindi nila sinasagot. Ganon kabastos ang mga staff government dito sa Saudi Arabia. Walang, hindi nila pantay-pantay, kundi parang pinipili lang nila kung sinong tulungan. Yung maliliit na sumbong, parang iwan lang sa kanila. Parang tinutulungan nila yung lumalala, nag-injury na, yung nagkasugat na, yung bangkay na. Parang ganon. Sir, ikaw po ang sinisigaw ng buong bayan, lalo na sa aming mga OFW. Kaya please, hinahangad namin ang inyong tulong. Sana mapaalis po sila dahil maraming inaapi sa bansang ito. Maraming sumbong, sir. Ang nakakaligtas po ay ang kadamang katulad namin. Kung gusto niyo po siya i-interview sa personal, mga 10 or 15 na po ang natulungan niya na pauwi sa Pilipinas at nagkipa-operate din po siya sa employer nito at sa agency. Dahil sa mga sa agency yung pabaya, kaya po humingi sila ng tulong sa pulo. Pero ganun pa rin po ang ginagawa nila. Yun lang po, maraming salamat. Ito, si kabayan gusto na sanang umuwi, pero hindi pinipiyagan. Kasi, ano daw, banta daw ang Saudi sa Pilipinas. Wala na ba talaga kung gusto ko na umuwi? Ayaw mo nang magtrabaho? Bakit ka pipigilan? May kontrata naman, di pa? Dapat kontrata ang sundin. Yan si kabayan. Ulong araw na pinulong. Hindi pinapakain, hindi binigyan ng pagkain. At saka, karamihan dito, pag ikulong ka, sa CR ka lang umiinom para mabuhay ka pa. Yan talaga dito karamihan guys, mga pinukulong na mga katulong na gusto na umuwi. Ito yung, para maging klaro sa lahat ng mga subscribers, ang tinatarget ko po talaga na committee, labor at saka OFW, yun dalawa lang. Happy na ako. Sabi ko nga sa mga interview ko kagabi pa at kanina, anong gusto kong chairmanship? Hilingin ko po, kung maaari lamang, kung pwede, kung papayag, I'll do everything na sana mapunta sa akin yung labor. Kasi marami ako may ambag po na mga solusyon sa mga problema kinaharap natin mga magagawa because of my wide range experience. Bukod dyan. Number two, kahit na vice chairman na lang ako, kasi kung meron akong labor, meron akong OFW, kahit vice chairman na lang po ako para ma-address ko yung mga problema sa ating mga OFW. Pag once na po ako'y napagbigyan,
napunta po ako sa labor at napunta po ako sa OFW. Humanda na kayo mga agency at mga tatamad-tamad yung mga taga-Polo, humanda kayo. Hindi ako nagbibiro, hindi ako nagbabanta. Alam na alam ko po yung mga takbo ng utak ninyo, alam ko po yung mga karakas ninyo, lalabas lahat ng baho nyo. Kung kinakailang mag-privilege speech ako, sasabihin ko na po yan sa itablan ng Senado kung ano mga pinanggagawa nyo ang kabalastugan dyan. At kung bakit hanggang ngayon nangyari pa rin itong mga hindi dapat nangyari sa ating mga pobreng OFW at sa ating mga kinakawa palagi ng mga worker. Kaya nga sana yung mga subscriber natin dyan, idasal niyo po sana na mapunta sa akin, mapagbigyan yung pong labor, sana maibigay sa akin at maging yung OFW nang sa gayon, may sa katuparan ko po yung matagal ko nang inaasam-asam, pinapangarap na magbigay ng solusyon once and for all dito sa mga matatagal na problema ng ating mga minamahal na OFW, yung mga bayani natin at ating mga laborers. Okay? Ang sinisiguro ko po sa inyo, maraming mapapasalang agency. Totoo yan, kundi sila magbago. Marami ako ipatatawag na agency, marami mapapahiya na agency, mapapasira, baka kasuhan pa. At mga employer na hindi nagbabayad ng tamang pasweldo, marami makukulong. Actually, Aiden, nung wala kayo dito, ang tatapang ng mga agency sumagot marami sa amin. Marami makukulong. Opo. Totoo yan. Ako mismo, kung kinakailang pupunta ako mismo mag-file ng kaso hanggang sa makulong. Tingnan natin. Oh, daan nyo sa pera nyo, sa Senadong kalaban nyo, tingnan natin kung uubra kayo. Nasisiguraduhin ko na yung kaso talaga uurong, walang whitewash. Mm-hmm. Walang whitewash. Makukulong ang dapat makulong. Mapasala ang dapat mapapasala. Kaya kayo mga agency, ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa inyo, magpakatino na po kayo. Matagal nyo na po niluloko yung inyong mga OFWs. Pinakikinabangan nyo po. Nakikinabang kayo. Matapos nyo padaling doon sa abroad, sa deployment, nakuha nyo yung komisyon, tinatalikuran nyo na. Diba? Hindi na po mangyari yan. At kayo mga employer na matagal ang nanakaw sa sweldo ng mga manggagawa ninyo, nako, huwag niyo po hintay na kayo po yung unang masampulan ko. Ngayon, gagamitin yung impluensya nyo, lakas, kapit. Tingnan lang natin. Anong kapit-kapit? At hindi nyo ako sagutin? Patatawag ko kay Senado dahil gumawa kayo ng matagal ng kabalastugan. Paimbisigan ko kayo in aid of legislation at kapag hindi kayo pumunta, oh, bahala kayo. Wala diba? Na kayong pakialam. Katapos kayo ang mga dahilan, mga salbahe, kung bakit ako pumunta ng Senado dahil tama na, sobra na, hindi na pwede itong ginagawa nyo sa napakatagal panahon, paulit-ulit na panduloko, panlalamang sa ating mga FW at sa ating mga laborers. Ito guys, ay isang FW na tinulong. Kinuha ang kanyang cellphone. Marami talaga dito guys. Marami dito mga inapi ng OFW. Kaya kung si Idol Rappi ng maging labor at saka chairman, laking tulong talaga siya para sa atin. Para sa atin. Para sa katulad kong OFW. Hindi ito sa gitang silang